Kakangkurahe kami ngayon sa Canada. Medyo malamig. Libre air po na dito eh. Tingnan mo yung temperature. 16 degrees, di ba? Parang naka-aircon. Oh, libre aircon na yan. So ngayon, holder is not available. Now, can you come? Gawa tayo ng tutorial sa Ekdis. Paano gumawa ng biyahe. Ayun yung pinaka... Simulan natin sa simple. Maganda naman dito sa Anchorage ngayon. Kasi hindi naman magalaw. Ayan. So, kalmado naman. Tapos tapos na yung trabaho natin. Medyo hayahay na. Gawa tayo ng video. Sana makatulong sa mga aspiring na officers o kaya dun sa mga officers na medyo natambay ng mahaba. Ano na ngayon? Panay digital na ngayon. Pati yung ADP, ENP, ayun nga, ECDIS, lahat digital na. So, gawa tayo ng tutorial video. So, tara! Yan, so start tayo. Unang-una pala, yung model ng ECDIS namin is Transas. Magkakaiba yung model ng mga ECDIS. Merong JRC, may Furuno. Pero yung flow, kung paano gawin yung isang biyahe, eh halos hindi naman magkakaiba. So, simulan natin. Halimbawa, pag sinabi ni Kapitan, kasi kailangan ko ng distance from Seven Islands to Falmouth. Ang kukunin mo is yung pilot station ng dalawang puerto na yon. So, ibig sabihin, kukunin mo yung pilot station position ng Seven Islands. Yung Seven Islands kasi, Sept-Îles siya. Ayan, Sept-Îles, Canada. Tapos, yung next is Falmouth. Ayan, ito UK, ito Canada. So, ang kailangan mo is yung pilot station yan, yung position. Yan, position ng pilot station. So, ayan yung dalawang puerto. Ang hinahanap ni Tano ay yung distance. So, para mahanap mo yung distance, syempre, kailangan mong gumawa ng biyahe. Ayan. So, meron ka ng dalawang puerto. Gagawin natin una is yung Sept-Îles. Hanapin natin yung Sept-Îles. Seven Islands. So, punta tayo sa ADP number 6. ADP is Admiralty Digital Publication. So, digital na tayo ngayon. Nasa ECDIS na. Sa amin kasi, kaka-install lang nito. Siguro mga 6 months ago. So, pinagsama na lahat. Wala na yung mga libro. Dati, ito siya. Yung mga libro pa siya dati. Ang dami niyan. Sailing directions. Ayan. Dati yan. Sobrang daming libro. So, ngayon nga, ayan, pinagsama-sama na siya ngayon, nasa ECDIS na. So, para malaman natin yung pilot station ng position ng Sept-Îles, pindutin natin to. Ayan, parang Windows, kung baga sa laptop or sa PC. Ayan. Wait lang. Sapa-sapa. Lalabas siya dito. Parang may button na, may ano dito, may dock na lalabas. Ayan. Ayan. So, pindutin natin yung ADP. Tapos, yung pangatlo. Ayan yung nasa gitna. Ito, number 2 to. Number 6. Ayan. Wala na naman. Dapat mabilis ka pumindot. Number 6. Ayan. Volume 6. Tapos, search natin Sept-Îles. 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 Ayan. So, ayan. Click natin yung lumabas. Sept-Îles, Quebec. Double click. At ito yung pilot position. Sulat natin yung pilot position na yan. Yung 5010, 28 north. 66, 23.63 west. Ayan, nalistan natin. Latitude 50, 10.28 north. Tsaka 066, 23.63 west. So, next natin. So, meron na tayo yung, ano, yung panggagalingan natin, Sept-Îles. So, ang susunod naman natin kunin is yung pilot station position ng Falmouth. So, search ulit natin. Wait lang. Search natin sa search button. Falmouth. Search. Enter. Saka ito, lalabas na siya. Double click. So, ayan yung pilot station. Hanapin natin yung ano. Kasi malaki yung barko natin. Yung pang mahaba. Ito. Pilot boards. Vessels greater than 180 meters length. Ayan. So, ito yung susulat natin. 50.0498 50.64 west.
So ayan, sinulat na natin, latitude 50, 04.98 north, 005, 00.64 west. So, parehas. So ayan, meron na tayong pilot station ng both na ports natin. So let's start to make a route. So start na tayo gumawa ng ano, ng ating biyahe. Ay, wait lang pala. Minsan kasi pag hindi mo pa na-order yung ATP mo para sa Falmouth, hindi mo siya makikita. Lalo pag hindi pa sigurado yung biyahe. So, hindi mo makikita yung pilot station dyan. So, kung hindi mo alam kung asan yung pilot station, punta ka sa ano, mag-manual tayo. Ay, hindi naman. Yung libro talaga. At punta tayo sa guide to port entry. Diyan natin makikita yung pilot station ng Falmouth. Kung wala pa tayong na-order na ADP, kung wala pa tayong na-order na libro para dun sa Falmouth. So, tingnan natin. Sa C tayo. So, A to J. Ay, hindi pala. UK tayo, UK. So, K to Y. Volume 2. Yan, guide to port entry. Kahit wala kang na-order doon, andito lahat sa guide to port entry. So, hahanapin natin dito yung UK. Yan. Dito sa right side, makikita mo yung bansa. Yan, Russia. Tapos sa left side niya, kung anong port. So, ayan. Andyan lahat ng puerto sa buong mundo. So, RSTU, sa U tayo, United Kingdom. Ayan, United Kingdom, Boston. So, hanapin natin yung Falmouth, sa F. Ayan na, Falmouth. So, wait lang, kunin natin yung papel. Double check natin kung parehas dun sa ADP6, tsaka dito. So, hanapin natin yung Falmouth. Ayan, Falmouth. So, yung hanapin natin yung position ng pilot station, kung saan siya magbo-board. Ito. Ayan, pilot boarding for vessels greater than 180 meters. So, ayan, 50.05. Ah, okay lang. Maliit na diferensya. Na-round off na. Asan na ba yun? Tapos, 0.5, 0.7. 0.5, 0.7. So, maliit na diferensya. Baka may bagong update dito. So, ito yung susundin natin. Yung sa libro na mismo. So, ito. Sinabi ko nga kanina. Ayan. Pag wala pa kayong order na libro sa ADP number 6 at hindi nyo alam kung asan yung pilot station, guide to port entry yung kailangan nyo. So, balik tayo. Start na tayo gumawa ng ano, ng ating biyahe. So, close na natin to. Close natin lahat. Close. Ayan. So, okay na tayo. Unang-unang gagawin natin ay gawa tayo ng dalawang point lang muna. Para makagawa ng biyahe, punta tayo ng task list. Route planning. Ayan, click. Ayan, new. Create new route. Ayan, create new route. Click. Ayan yung barko natin. Ayan, zoom natin. So, click tayo ng dalawang point. So, click ng isa, tsaka click ng dalawa. Dalawang point yan. Tapos, cancel natin is right click. Ayan, right click ulit. Tapos, ito, edit na natin yung dalawang point na to. Ang gagawin natin is, para mas madali sa mga bagong gumagawa ng biyahe. Yung first point, ayun yung port of departure natin, Sept Iles. Tapos, yung second point is yung destination natin na Falmouth, UK. So, ilagay natin yung unang position para sa Sept Iles. So, 50.10.28. Tapos, sa baba tayo, 066. Ay, hindi pala. Haba, 066, 23.63. Tapos, enter. Ayan, tama.
lumipat na siya. Dati yung andoon, lumipat na siya dito. Ayan. Tapos, pag i-click din natin yung isa, lilipat din yan doon sa kabila na sa call mouth, sa UK na. So, palitan din natin to. So, click natin to. 50.04.98 hard 005.00.64 Ayan, enter. Ayan, demo. Lumipat na siya, andun na siya sa napakalayo. Ayan, tumawid na siya ng Atlantic Ocean. Ah, ayan. Ayan ah. Yun. Kita mo yan? Yan. Ito yung Falmouth oh. Ayan yung pilot station. Makita mo dito, ano siya, parang yung general map lang siya. Hindi mo makita kung yung ibang mga details kasi wala pa tayong na-order na charts. So, ganyan siya. Kasi pag naka-order na tayo ng chart, mas detailed siya. So, ayan, may dalawang point na tayo. Ito yung ating, lagyan natin ng pangalan. So, double click lang natin pag lalagyan ng pangalan. Halimbawa, Safe Eagles Pilot Station. Pilot Station, enter. At saka yung isa is Falmouth Pilot Station. Enter. So, ayan, may dalawang points na tayo. Yung ating departure port at saka yung destination port. Ang gagawin natin is gagawa na tayo ng biyahe, yung detailed na. Ayan. Waypoint editor. Ayan yung pinakamabilis na gagawin mo. Click mo yung waypoint editor. Tapos itapat mo lang dito sa ayan, sa biyahe mo, yung sa blue na 'yan. Ibig sabihin 'yan yung naka blue yung naka-highlight. Pwede mo siyang ma-edit. So, i-click. Click hold. Tapos, drop lang. Click uli. Ayan. Pwede mo siyang ma-edit eh. Click. Tapos, click uli. Ayan, gagalaw na siya. Click. Click uli. Ganun lang. Sisingit siya ng sisingit yan. Tingnan mo yung dalawang, ano natin, apat na kagad siya. Dalawa yung nadagdag niya. Ayan. So, apat na waypoints na kagad siya. Ayan. Siyempre, papasok tayo dito sa mga ano, TSS, Traffic Separation Schemes. Click lang ng click. Medyo i-zoom out natin para mabilis tayo. Ayan, click lang. Basta, pag na-click mo yung blue, yung ayan, susunod na yan pag ginalaw mo yung mouse mo. Ayan, tapos click uli. Ayan, halimbawa, ganyan. Wait lang. May TSS dito. Ayan, sum. Pasok tayo sa loob ng TSS. Pag magbubura ka naman, left click. Ayan. Tapos pag na-left click mo, i-right click mo siya. Tapos madidelete siya. Tingnan mo tong isang to. Pag i-right click, oh. Ayan, nawala na siya. Ayan. So, okay na yan. Dagdag tayo ng isa pang waypoint dito. Dito tayo dadaan kasi ito yung Eka area. Siyempre, tanungin mo rin si Tano. Kailangan din ng bindisyon ni Tano niyan pag natapos mo yung biyahe. Iwasan mo lang yung mga obstructions. Ganyan. Check mo yan lahat. So, ayan. Diretso na siya sa kabilang point. Kasi ito, ano naman to, ocean man to, North Atlantic. Wala masyadong bahura dyan. Malalim lahat dyan. Ito yung mga lalim, kung gaano kalalim. 4,600 meters. Ayan. Ayan. Nakita mo dyan lahat. Ayan, iwasan mo din yung mga boya. Ayun, diretso na siya, pero sa lupa. So, ayusin din natin dito. Pasok tayo dito sa TSS. Ayan. Pasok sa TSS. At ayan,
ba't ang laki na tong isa? 0.5 lang dapat, pambihira. Ang laki ng ating ano, yung sa starboard side. Lang. So ayun, ganun lang kadali. Meron tayong biyahe from Seven Islands or Sept Îles, Canada, papuntang Falmouth, UK. Ayan. Diba? Waypoint editor ka lang lagi. Pwede mo siyang i-click and click para ma-edit. Yun, meron pa ditong isa. Masyado tayong malapit. So, ayan. Okay na. So, pag tanongin na tayo, no, ilan yung distance? May distance ka na kagad. Lalabas na kagad yung dito. Ayan. So, para malaman mo yung distance, ayan, dito ka sa edit options. Tapos, ayan. Click mo lang to. From, siyempre, Sept Îles hanggang sa Falmouth Pilot Station. Ayan. Yan yung ibibigay mo kay Tano. 2748 distance. 2748 nautical miles. Ayan yung distance. Pilot station to pilot station. Pag mga madalian yan. Tapos, pwede ka nang maglagay ng ano, kung sure na, pwede mo siyang ibuuin itong mga waypoints. Ayan. Para hindi ka mahirapan maggawa sa voyage plan mo. At saka sa maglipat ng position sa radar. Kasi sa amin, hindi pa nakakonect yung positions sa radar. Kailangan mo din yun ng position. Pero some other time, i-discuss natin yan. So, ganun lang siya kadali. Tapos ayan, pwede mo siyang, pwede ko yung mag-edit ng names dito. Zoom in natin onte. Halimbawa ito, lagyan natin ang pangalan. Ano ba ito? La Petite Island. So, lagyan natin to La Petite. Okay, enter. Tapos yung next waypoint, kahit ilagay mo yung pangalan mo dyan, okay lang. Iaray ka lang sa opisina. Ganun lang siya kadali. So, may nuggets ba kahit paano, kahit onte? Tapos, lagay mo ng pangalan, syempre. Yung pinaka-name ng biyahe mo. Halimbawa, 001 Sept Îles 2 Falmouth. Yan. Enter. Save. Yan. Kahit i-close mo siya, baba, i-close natin. So, titingnan mo uli yung biyahe mo na ginawa. So, task list ka uli. Route planning. Load. Tapos, tandaan mo yung ginawa mong biyahe, kung ano yung pangalan, yung file name. 001, ayan, Sept Îles to Falmouth. Lalabas na uli yung biyahe mo. Lagyan natin ang pangalan lahat. Tapos, buuin natin yung mga waypoints. Pero syempre, pag kabuo mo ng waypoints, dapat titingnan mo din kung wala kang nadaanan ng mga ano. Ito, gawin natin 05. Buo. So, ayan. Halimbawa, nalagyan natin ang pangalan lahat. Save na. Ayan. Tapos, kung gusto, halimbawa, gusto ni Tano ng Great Circle, galing dito sa point na to, kasi Great Circle nakakales ng malaking distance yan. Minsan, 30 miles. Ayan. Point na to, papunta doon sa kabila. Yan, gawin lang natin to. Yung salip na RL, gawin natin GC. Yung RL is ramp line, straight line. Yung GC is great circle. Parang gaganan siya. Mas makakatipid ng miles. Ay, hindi pala to. Yung isa pala, yung kasunod. Ayan. Nakita nyo, para siyang gumanon. Ilan kanina? 2748 ba yun? Tapos, tignan mo ngayon. 2719 na lang. Pero depende kay Tano yan. So, ayan. Kompletuhin natin. Lizard Point. Yung lalagay mong pangalan, yung mga pinakamalapit na landmarks. Para hindi ka mahirap hanapin. Tapos, buuin din natin to. 0. Okay. So, okay na. Save natin. So, i-check natin. So, dito tayo sa check route. Check. Para makita natin yung mga danger. Ayan.
Ayan yung mga danger, ang dami niyang ano, mga precautionary area. So, check na lang natin lahat. Pwede mong isa-isahin naman yung lahat ng voyage. So, yes mo lang yan. So, para mas sure, bago mo ipakita kay Tano, syempre, isa-isahin mo yung mga ano, yung dadaanan mo, kung okay ba talaga, kung wala kang madadaan ng isla, kung wala kang madadaan ng mga obstructions, ayan, o mga fishing areas, ayan. Ayan, anuhin natin. Dapat sure tayo sa biyahe natin. Ayan, ayos naman. Pasok naman siya sa TSS. Ayan. So, ganun lang. I-sure lang yung biyahe, yung mga dadaanan bago ipakita kay Kapitan. So, as of now, okay naman. Ayan. Kasi ano lang naman to, yung parang rough lang para sa... Minsan kasi, ano, yung hindi pa sure yung biyahe, nagtatanong si Kapitan ng distance para sa pag-compute ng bunkers. So, mabilisan. Minsan may mga Kapitan na gusto madalian agad-agad. Siyempre, na-pressure ka. So, ito, mabilis na paggawa ng biyahe. So, okay naman. So, ayan. Ganun lang. Yan, di ba? Hindi naman gano'ng kahirap. So, balikan natin kung ano yung ginawa natin. So, unang-una, kailangan natin ng positions, yung pilot station ng dalawang port, yung departure port natin, saka yung destination port. So, nakuha natin siya sa ADP number 6. Kung wala pa tayong ADP volume 6, yun, sabi ko kanina. Makakita natin siya sa guide to port entry. Nandiyan lahat ng ports. Makakita mo yung pilot station dyan. Tapos, ayun, task list, new route. Lagay natin yung waypoints na ginawa natin, yung dalawang waypoints. Tapos, enter na lang tayo, waypoint editor. Insert natin yung mga waypoint, ayusin natin papunta sa kabila para makarating tayo. At makukuha natin yung distance. Diba ganoon lang, madali, ang bilis lang. So, next time, ano yun naman natin kung paano mag-order ng charts o kaya yung mga weekly updates. Pero sa ngayon, yun lang muna, masyado nang mahaba yung video natin. Say bye! Bye muna tayo sa Canada. Ayun o, sarap. Diba? Ito yung pinakamagandang, pinakamasarap din na part na pag second mate ka, pag navigation officer ka, wala masyadong ginagawa pag nasa ano, angkorahe. Lalo ngayon, hindi naman walang, ano, wala ditong nagdadrag na angkor kasi hindi naman malakas yung kuryente, wala namang alon, hindi naman malakas yung hangin kasi halos paikot kami ng, ano, nakaikot kami ng isla. Nagawa tayo ng video. So, ganun lang. So, advice lang, pag nag-video kayo sa bridge, dapat, alam kayo kahit ano. Nahirap naman pagalitan. Sana may natunan kayo kahit paano. Next time ulit, pag may bago tayong tutorial. Bye!